po ang 24-hour online review program for LEP repeaters. And again, pwede po mag-attend ang mga first-timers dito. Ayan, so, sige, bago po ako magbigay sa inyo ng mga previous board exam questions, tuturo ko muna sa inyo yung lagi nyong naririnig, especially sa mga hindi enrolled sa CBRC dyan, na Carl method. Okay? Ano ba kasing ibig sabihin itong Carl method na to? So again ha, iibahin natin yung ating approach. Okay? Ang magiging approach natin ngayon is tuturuan ko kayo paano sumagot ng exams. Okay? So, habang maingay po sa studio ngayon, ang mga tao po dito ay nagkakagulo. So, again, ang Carl method po ay ginagamit po ng lahat po ng nag-enroll po at saka mga nag-take po dati ng board exam na nanggaling sa CBRC. Especially ako po ay isang reviewee na para sa nursing board exam ng CBRC and also reviewee din po ako noon for licensure examination for teachers. So tuturuan ko kayo paano ba ginagamit yung sinasabi nilang Carl method. Okay? Example, bibigyan ko kayo ng question sa mga hindi Ilocano dyan. Anya ti aramidem nu agdardara ti ubing ti maysa nga ubing. So kunyari hindi ka Ilocano, of course hindi mo yun maiintindihan, di ba? Paano mo masasagot ang isang tanong na hindi mo maiintindihan? So para makasagot ng tanong, unang step na gagawin natin, kailangan mo siyang intindihin. Yun yung tinatawag natin na comprehension. Sabi po sa Bloom's Taxonomy, sa cognitive domain, ang comprehension daw po ay understanding. Kailangan mo munang maintindihan ang tanong bago mo masagot. Kanyari, tinanong ka ng pagkahaba-habang tanong. Siyempre, sa una, mahahabaan ka, mabibisit ka, aantukin ka, lahat mararamdaman mo kasi nga ang hirap niyang intindihan. Pero sa totoo lang, kapag tinagalog mo siya, binisaya mo siya, nilagay mo siya sa salitang mas maiintindihan mo, mas dadali siya. So tandaan nyo, kailangan mo muna siyang makomprehend. Kunyari, ito ba ay tanong tungkol sa estudyante? Tungkol ba to sa teacher? Tungkol ba to sa kung anumang konsepto? So again, kailangan mo muna siyang i-comprehend. Susunod, naiintindihan mo na yung tanong. Alam mo kunyari na ang tinatanong ay ano ba ang mas makakapagpabuti para sa isang estudyante? Susunod mong gagawin, huwag mo munang titignan yung options. Kailangan mo munang mag-isip ano kaya yung mga possible na sagot. Ano kaya yung mga pwedeng maging answer dun sa tanong na yon? Ang tawag natin dyan ay anticipation. Pag sinabi natin anticipation, ito yung hindi mo pa nakikita yung options, pero nag-iisip ka ano kaya yung possible answer dun sa tanong na naiintindihan mo na. Kasi minsan, kapag nakita mo na yung option, unti-unti ka nang lilituin nito. So again, para hindi ka malito, i-anticipate mo muna yung mga possible answers. R po, ito po yung pinakamahalagang parte ng tinatawag natin na Carl method. Ito yung tinatawag natin na removal. Okay? Removal, masikat siya sa tawag na elimination. Hindi ka pwedeng sumagot ng isang tanong nang hindi ka nakakapag-eliminate ng at least man lang isa or dalawang option. Kasi tingnan nyo, pag apat ang option, sabi mo ng A, B, C, D. Sabi mo sa sarili mo, sure na sure ka, mali talaga yung letter D. Anong gagawin mo? Eliminate mo yon and then matitira, tatlong options na lang. From 25% ng tsansa na mahulaan mo yung sagot, magiging 33% na siya. Nagtagal ka pa ng isa, dalawa na lang yung options. So again, from 33%, magiging 50% siya. So kung gusto niyo talagang mag-top ng kahit na anong exam na ititake nyo, you have to make sure na magamit nyo yung removal technique natin. And finally, yung tinatawag natin na leverage. Minsan kasi, pag natanggal mo na yung dalawang options, parang yung dalawang natira, pareho ng tama, pareho silang pwede. Pero syempre, sa board exam, isa lang lagi yung pinakatamang sagot. So, ang gagawin mo, dun sa dalawang option na yon, hanapin mo ano yung mas tama. Anong gagawin mo? Magtitimbang ka ngayon. I-weigh mo kung ano yung mas beneficial sa estudyante, mas beneficial sa educational system, or depende dun sa tanong. So, please lang po, bago po ako mag-rationalize sa mga tanong, intindihin nyo, anong ibig sabihin ng Carl method. Intindihin mo, comprehend, anticipate mo, mag-eliminate ka, removal, and of course, your leverage. Okay? So, ang gagawin po natin ngayon, magbibigay po ako ng mga previous board exam questions na marami-rami pong nahihirapan, marami-rami pong nalilito, pero sa totoo lang, kung iintindihin mabuti yung tanong, madali lang siyang masasagot. Okay? So, let's have our first question po dito. Sige po, since mahaba-haba naman po ang oras natin, isusulat ko yung pinaka-gist ng tanong. Okay? O, question number one, tinatanong, ano daw po ang pinaka-reliable na measure ng central tendency? Ulitin natin ha, ang hinahanap ay pinaka-reliable na measure ng central tendency. Marami pong nalito
nung ito po ay tinanong sa board exam. Ito po yung mga options na pwede niyong makita. Si Min, si Mijan, at si Mod. May isa pang option doon, pero wala namang kwentang option yun kasi tatlo lang naman talaga ang measure of central tendency. Now, marami sigurong sasagot sa inyo agad ng Mijan or ng Min kasi nga, siya ay reliable, sila talaga ay reliable na measure ng central tendency. Pero, ang hinahanap kasi natin guys, most. Ibig sabihin ng most, pinaka, isa lang. Hindi mo pwedeng isagot min or median. Depende lang sa trip mo. So, ibig sabihin, meron talagang ka-isa-isang magiging tamang sagot dyan. Pero again, paano masasagot ang isang tanong na hindi mo naiintindihan? So, i-discuss natin ng konti. Ano ba kasing ibig sabihin ng central tendency? Tatlong salita. Una, yung salitang measure. Pangalawa, yung salitang central. And pangatlo, yung salitang tendency. Kaya ang tawag natin dito ay mga measures of central tendency. Tatlo to. Meron tayong tinatawag na mean, median, and mode. Ulitin ko ha. Measure, kasi may susukatin, may aalamin, may i-determine, may i-assess. Central, kasi tinutukoy nito, gitna, middle, center. Pero tendency lang kasi hindi talaga siya eksaktong gitna. Hindi siya sobrang accurate or sobrang precise na talagang nasa middle. Kaya tinawag lang siya na tendency. So again, measure of central tendency. So again, tatlo yan. Mean, median, and the mode. Okay, unahin natin. Si mean. Bakit kaya tuwing dinidiscuss ang measures of central tendency, laging inuuna si mean? Kasi siya yung pinakasikat. Tandaan nyo, sa lahat po ng measures of central tendency, among mean, median, and mode, ito yung laging ginagamit ni teacher. Pwede po itong gamitin sa grades ng estudyante. Pwede mo malaman yung ilan ba yung mean ng hours ng sleep ng isang bata sa isang linggo at kung ano-ano pa. Tandaan nyo, si mean po, ito yung tinatawag natin na average. So, paano ba siya ginagawa? Tandaan nyo, ang mean, median, at mode ay hindi po siya math concept. Kasi pag math, eksakto. E pag ganito, tendency lang. So, more on statistics to. Okay? So, paano ba ginagawa yung mean? Kunyari, natulog ka ng isang oras nung Monday. Nung Tuesday, natulog ka ng 2 hours. And then, nung Wednesday, natulog ka ng 3 hours. Tinanong ka, kunyari, ilan ang mean ng hours ng sleep mo for the past 3 days? Ano gagawin mo? I-add mo silang tatlo and i-divide mo sa kung ilan sila. Okay? Sa mga hindi masyadong magaling dyan sa math, dadahan-dahanin natin. Okay? So, 1 plus 2 plus 3, ang sagot natin dyan ay 6. Yun yung sum nitong tatlong to. Hindi pa yan yung mean. Ang average ay kukunin mo nga yung sum ng lahat ng score na to at i-divide sa kung ilan sila. So, 6 silang tatlo, pero ilan sila? Tatlo. So, again, that's 6 divided by 3, the answer is 2. Ganun kasimple yung mean. Okay? Si mean, tinatawag siyang average. I-add mo lang lahat ng scores and i-divide sa kung ilan sila. Sa mga, again, babagalan natin to para sa mga masyadong mahilig sa math. In-add natin silang tatlo. So, 6. Divide sa 3. Bakit tatlo? Kasi nga, tatlo sila. So, ang sagot natin dyan ay 2. Yan po yung mean. Kaya lang, sa prof, hindi ganito ang tanungan. Hindi kayo bibigyan ng computation doon. Kasi, masyadong madali if ever. So, nung gagawin nila, tatanungin kayo, kailan ba to dapat gamitin ni teacher? Ano bang advantage nito? Kailan ba to hindi dapat gamitin ni teacher? Ano bang risk nito? So, tandaan nyo, si Ming po, siya po ang pinaka-reliable na measure ng central tendency. Bakit siya pinaka-reliable? Kasi nga, dahil lahat ng scores nilagay mo doon sa pag-measure mo ng mean, sobrang hirap niyang maapektuhan. Kaya siya po ang tinatawag nating pinaka-reliable na measure ng central tendency. Yun nga lang, meron siyang problema. Check natin to ha. Nung 1, 2, at 3 pa lang, ang mean po niya ay 2. Diba? Kasi kanina, 1 plus 2 plus 3, 6 divided by 3, ang mean niya ay 2. Diba? Ngayon, dinagdagan natin kunyari ng 994. So, apat na yung numbers. 1, 2, 3, 9, 9, 4. Balikan ko lang. Nung tatlo sila, 1 plus 2 plus 3, 6. Divided by 3, ang sagot ay 2. Eh, dinagdaga mo na ng ikaapat na numero. Check na natin. 1 plus 2 plus 3 plus 994 equals 1,000. Divided by, ilan na sila ngayon? Apat. So, magiging sagot na niyan ay 250. So, kung mapapansin nyo, nung tatlong numero pa lang siya, ang mean niya ay 2. Pero ngayong apat na numero na sila, ang mean niya ay 250.
tanungin niyo yung sarili niyo, yung 2 ba at 250 ay magkalayo? Ang sagot, oo. Mula sa 2, naging 250. Isang numero lang dinagdag mo, yung 2, naging 250. Kaya tandaan niyo, pag tinanong sa let, ano ba sa tatlong measures ng central tendency ang pinaka naapektuhan ng extreme score? Ang sagot dyan ay mean. So, tandaan niyo, siya ay greatly affected by extreme scores. Ulitin ko yan, si mean ay lubhang naaapektuhan ng extreme scores. So, paano yan sa let? Anong gagawin natin kapag tinanong kayo, anong pinaka-reliable na measure ng central tendency? Again, ang sasagot nyo, mean. Pero kailan siya hindi maganda kapag may extreme score lang? Nakita mo sa let? 1, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 3, 2. Okay lang gamitin si mean. Pero nakita mo sa let? 1, 2, 3, 1,000, 1 million. Huwag mong gagamitin si mean kasi nga siya ay lubhang naapektuhan ng extreme score. Pakitandaan po yan. Okay? Now, pupunta na tayo sa kalaban niya. Okay? Sino ba yung kalaban niya? Dito kasi tayo laging nalilito. Kay mean and kay median. O, sino ba si median? Si median po, from the word median, siya po yung tinatawag nating middlemost. Okay? Kung tinitin niyo, para ang simple-simple pakinggan, median, middlemost. Pero may pagka-tricky to. Okay? Anong gagawin niyo? Hanapin niyo lang yung pinaka-gitna. So, kunyari, kanina, 1, 2, and 3. Anong gagawin mo? Check mo muna kung sila ba ay naka-arrange na. Okay? Pwedeng ascending, pwedeng descending. Bahala ka. Pero syempre, sa utak natin, mas madali isipin kung ito ay naka-lowest to highest. Or tinatawag natin na ascending. Dati mabuti. 1, 2, 3. Naka-arrange na. So, pwede nang makita si middlemost. Ang sagot dyan ay 2. So, siya po ang ating median. O, kunyari, binigyan ka 7, 3, 4. Nakita mo, binigyan ka ng tatlong numero, 7, 3, 4. Tinanong ka, ano ba ang median? Hindi mo pwede isagot agad yung 3. Kasi again, kailangan mo muna siyang i-arrange. Ayusin mo siya from lowest to highest or highest to lowest. So, since nakita ko, hindi siya naka-arrange, arrange natin. So, that's 3, 4, and 7. So, ang gitna po ng 3, 4, and 7 ay 4. Tandaan yan, ha? Sa median. Yun nga lang, may konti ulit, ano to, may konti ulit trick ito. May konti ulit complication to. Paano kung dinagdagan natin ng isang numero? Kunyari, 3, 4, 7, 12. O sige, naka-arrange nga siya. Yun nga lang, pag titignan mo, dalawa na yung gitna. 4 and 7. Hindi mo pwedeng sagutin yung 4 at 7. Median lang eh. Wala naman sinabing medians, di ba? So, ibig sabihin, isa lang ang kukunin mo. Hindi pwedeng 4 or 7, depende sa trip mo. Anong gagawin mo? I-add mo silang dalawa, and then i-divide mo sa dalawa. So, that's 4 plus 7, 11, divided by 2. Ang sagot po dito ay 5.5. Dito po maraming nagkakaroon ng problema sa let. Tandaan nyo, bawat isang item sa let, sobrang halaga. Mukhang simple, mukhang ang daling concept, pero pag naimali mo to, sabi mo lang 74.6 yung rating mo sa let. Tapos naimali mo to, e secondary ka. Ang prof ed, 0.4. So, since 74.6 ka, kung nakuha mo sana to, plus 0.4, 75 ka sana. Pasado ka na sana. So, tandaan nyo, bawat isang item sobrang halaga. So, yan po yung median. Now, sabi natin kanina, si mean, most reliable. Tandaan nyo, si median, most reliable din siya. Pero, kailan lang siya nagiging reliable? Kapag may extreme score. Tandaan nyo yan. Dito na po nagkakaproblema yung mga usual let takers. Okay? Sa mga usual let takers kasi, pag tinanong sila ng most reliable, dalawa lagi pinagpipilian nila. Mean, median. Okay? Kapalitan natin marker natin. Okay? So again, pipili kayo sa mean or median. Depende. Kapag tinanong ka lang, ano ang measure ng central tendency na pinaka-reliable? Ang sagot agad dyan, mean. Pero pag nakakita ka, pag may extreme score, ang isasagot mo, median. Balikan natin. Kanina, sa 1, 2, at 3, ang median natin dito ay 2. Dagdagan natin. 1, 2, 3, 1,000. Kanina, sa mean, nung dinagdagan ng mataas, nahila niya. Kaya nga siya ay greatly affected by extreme score. Pero check natin to. Tatlong numero, ang median ay 2. Apat na numero, sa dalawa ang gitna, 2 and 3. So, gagawin mo, 2 plus 3, 5, divided by 2, ang sagot dyan ay 2.5. Check nyo mabuti. Yung bang 2,
at 2.5 magkalayo? Ang sagot po dyan ay hindi. Ibig sabihin, itong 1,000 na to, kahit gaano pa siya kataas, hindi masyadong malayo yung 2 sa 2.5. Ibig sabihin, hindi po siya masyadong nahila. So, ingat po kayo sa let. Ang katandaan nyo, pag most reliable, ang sagot ay mean, pero pag tinanong ay most reliable, pag may extreme score, ang sagot ay median. And finally, medyo madali na lang to, yung tinatawag natin na mode. Pag sinabing mode, siya po yung tinatawag natin na most frequent. Tagalogin natin, pag sinabing most frequent, ito yung pinaka madalas mong makita or pinaka maraming score sa loob ng distribution ng scores. Kanyari, 1, 2, 2, 3. Yan yung binigay sa yung scores. Ilan yung 1? Isa. Ilan yung 2? Dalawa. And ilan yung 3? Isa. Ibig sabihin, ang mode niya ay 2. Ganun lang kasimple. Pag sinabing mode, hanapin mo lang yung pinakamarami. Yun na lang, may problema na naman yung ibang let takers. Anong ginagawa nila? Balikan natin. Pag sinabing isang mode, ang tawag dyan, unimodal. I'm sure alam nyo na yan. Uni means isa, di ba? Pag dalawa, ang tawag natin dyan ay bimodal. Bi means dalawa. Okay? Pag marami na siya, tawag sa kanya ay multimodal. Sa mga math majors, ang tawag dun, polymodal. Pero pag measurement, pag assessment, ang tawag lang natin talaga dyan, multimodal. Ito na yung problema. Kunyari, 1, 2, 2, 3. So, ilang 1? Isa. Ilang 2? Dalawa. Ilang 3? Isa. So, tatanungin kayo, anong mode? Alam natin agad ang sagot. Ang sagot ay 2. Pero ang tanong, ano siya? Unimodal o bimodal? Balikan nyo, pag isa, uni. Pag dalawa, bimodal. Ang tanong, ilan ba talaga yung mode niya? Isa o dalawa? I'm sure maraming sasagot sa inyo, dalawa, kasi dalawa yung 2. So, ang sasagot ng iba dyan, bimodal. Pero hindi po. Ang sagot dito, unimodal. Unimodal kasi nga, isa lang yung 2. Ibig sabihin, isa lang yung may pinakamarami. Okay? Sige, kung talagang naiintindihan nyo, pakisagot po ang mode ng mga sumusunod. 1, 1, 2, 3. Ano kaya yan? Unimodal or bimodal? Huwag nyo kayo ng 3 seconds. 1, 1, 2, and 3. Unimodal or bimodal? Okay, ang sagot dyan ay unimodal. Kasi nga, isa lang yung may pinakamarami. O, isa pa. 1, 1, 2, 2, 3. O, binito ko ulit kayo ng konting time. 1, 1, 2, 2, and 3. Check nyo mabuti. Dalawang 1, dalawang 2, at isang 3. I'll give you 3 seconds. Ano sa tingin nyo? Unimodal ba to or bimodal? Okay, ang sagot ay bimodal. Kasi dalawa ang may pinakamarami. So, tandaan nyo, sobrang simple pong konsepto ng uni, ay ng measures of central tendency. Now, balikan na po natin yung tanong ko kanina. Isang board exam question, ano raw ang pinaka-reliable kapag, ano daw, pinaka-reliable na measure of central tendency? Ito ba yung tanong ko kanina? Ito, di ba? Sige, measure of central tendency na pinaka-reliable. Sige, mamili na lang po kayo sa dalawa. Mean or median. Sige, I'll give you at least 5 seconds para masagot to. Ito ay prop ed question. Ibig sabihin, ito ay 40% or 60% na magiging grade nyo sa rating nyo. So, pag naitama mo to, plus 0.4 ka or plus 0.6 ka. So, ano sagot? Anong pinaka-reliable na measure ng central tendency, mean or median? Check natin ang sagot ng mga taong bayan. Okay, yung iba mean. Okay, iba may median. O, ibig sabihin po, may nadali na naman tong tanong na to, okay? Ingatan nyo po. So, anong gagawin nyo sa board exam? Ganito lang yan. Underlinean mo yan, bilugan mo to. Okay? Or bahala ka kung anong gusto mong technique. Ibig sabihin po ng pag-underline or pag-mark, nilalagyan mo ng palatandaan para sa'yo na malaman na, ah, ito yung hinahanap ko. Ah, ito yung pinaka-importanting salita dyan. Okay? So, ang sagot po dito ay mean. Makitandaan po, ang sagot po dyan ay mean. Mag-iingat kayo. Pag sinabing most reliable, ang sagot lagi dyan ay mean. Kailan lang magiging sagot ang median? Of course, ang sagot dyan ay kapag may extreme score lang po. Okay? Tandaan nyo, magiging sagot lang dyan ay pag may
exchange course. Sige po, tayo po ay, kahit medyo may konting delay, tayo po ay magpapaka-interactive dito, okay? So, habang nagpi-play po yung video at nagtatanong po ako, kayo po ay sumagot na lang, okay? Okay, so, ang tawag dito ay measure of central tendency. Sabi niyo sa akin kung ano yung mga hinahanap ko, okay? Okay, number one, ano ang average? Okay, ano naman ang most frequent? Ano naman ang middle most? Ano dyan yung pinaka-reliable pag may extreme score? Ano naman kapag pinaka-reliable lang, walang extreme score? Okay, ano tawag pag isa lang yung mode? Pag marami, and pag dalawa. Ayan, sana po makasagot kayo dyan, kahit hindi ko narinig yung sagot nyo. So, yun po, tandaan nyo lang ha. Sa left po, kung talagang, kumbaga, labo-labo na, dalawa na lang tandaan mo, si Min tsaka si Midian na lang, okay? Ako po nun, hindi ko po kinalimutan si Min at si Midian kasi napansin ko, sa mga nireview ko pong mga dating board exam question, dun lang naman talaga naglalaro yung tanong kay Min at kay Midian. Tandaan, pag reliable score, most reliable pag may, most reliable na measure of central tendency ang sagot ay mean, pero pag may extreme score ang sagot po dyan ay median. Okay? Sige, hanap pa tayo ng next question. Median, middle, sumasagot sila. Okay, pwede po kayong sumagot na lang sa ano, sa habang nanonood po kayo. Pwedeng verbal na lang, okay? O mag-next question tayo. Ito po. Ano daw po ang ibig sabihin ng low na standard deviation? Okay? Tinatanong dito, ano daw ibig sabihin ng mababa na standard deviation? Ito yung mga binigay nilang option. Sabi sa letter A, siya daw ay heterogeneous. Okay? Sabi sa letter B, siya daw ay homogeneous. Sabi ni letter C, siya ay scattered. And sabi ni letter D, siya daw ay spread. Okay? Ano daw ibig sabihin ng mababang standard deviation? Ito daw ba ay hetero? Ang score daw ba ay homogeneous, scattered, or spread? So again, paano masasagot ang isang tanong kung hindi mo naiintindihan? So, kailangan meron kang baong konsepto. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng standard deviation? Kanina, yung mean, median, and mode, ang tawag natin dyan ay measures of central tendency. Pero ang standard deviation ay measure po ng variability. Okay? Kanina, yung mean, median, and mode, siya po ay measure of central tendency. Ito namang standard deviation ay measure ng variability. Ano yung sarili nyo? Ano bang ibig sabihin ng variable? Ng varied, ng values, ng variety? Iba-iba o pare-pareho? Magkakalayo o magkakalapit? Ang sagot doon, variable means magkakaiba, magkakalayo. Okay? Ito po, tinatawag din po siyang measure of dispersion. Okay? Ito ay tinatawag din na measure of dispersion. Ano bang ibig sabihin ng dispersion? Sa Tagalog, pagkalat. So, pag tinanong kayo sa let, ano bang inaalam ng teacher kapag nagbe-measure siya ng variability? Pagkalat o hindi pagkalat? Ang sagot po dito, pagkalat. Tandaan niyo ha, pag tinanong kayo sa let, anong sinusukat niya? Pagkalat o hindi pagkalat? Ang sagot, pagkalat. Pag-spread ng score sa isa't isa. Inaalam ni teacher gaano ba nagkakalayo-layo ang score ng bawat estudyante sa isa't isa. So again, itinatawag ito ang measure of dispersion. Pero ang tanong, ano-ano ba yung mga measure of variability natin or measure of dispersion natin? Tatlo yan. Meron tayong tinatawag na range, meron tayong tinatawag na standard deviation, and meron tayong tinatawag na variance. Unahin na natin, yung sobrang simple na lagi rin pong tinatanong sa board exam. Nung board exam po namin, lumabas po ito. Ano ba daw ang ibig sabihin ng range? Ang range po, simple lang. Kunin mo yung pinakamataas, yan yung highest, and then, ibawas mo doon yung pinakamababa. So, ang formula po ng range natin ay highest minus lowest. Kunyari, ang grade ko po sa let, 94, 92, 91. So, ang highest doon, 94, ang lowest doon, 91. So, ang sagot dyan, ang range natin ay 3. Okay? 94, ang highest ko, ang lowest ko ay 91. So, 94 minus 91, ang sagot doon ay 3. Kung mapapansin nyo, sobrang dali niya. Di ba? 1, 1, 1, 1, 7, 9, 83, 1, 1, 1, 1, 45, 1,000. So, kahit gano'ng karaming numero, hanapin mo lang yung lowest, hanapin mo lang yung lowest, at yung highest, madali na makuha yung range. So, simple, highest minus lowest. Kaya pag tatanungin kayo sa let, sino ba ang simplest measure of variability? Ang sagot,
range. Okay? Kaya lang, nung let question, let exam ko nun, hindi naman kami tinanong, hindi naman ginamit yung salitang simples, ginamit yung mga salitang most crude. Dito ka na mababaliw, di ba? Kasi sa aminin naman sa hindi, hindi natin masyado naiintindihan or ginagamit yung salitang crude, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, pag nakita nyo po sa let ang salitang crude, isa lang ibig sabihin yan, simple, raw, okay? So, pag tinanong kayo, excuse me, ano ang most crude measure of variability? Ang sagot natin dyan ay range. Kailangan ha, ang pinakasimple ay si range. So, nga lang, sa sobrang simple nga, siya rin po yung tinatawag natin na least reliable measure ng variability. Hindi po siya maganda. Bakit? Ano nyo? 1, 2, 3. Check natin, anong highest? 3. Anong lowest? 1. So that's 3 minus 1. Ang sagot ay 2. Sa mga score na 1, 2, at 3, ang range ay 2. Dagdagan mo ng 1,000. So mula sa highest na 3, ang magiging highest na ngayon ay 1,000. Diba? Minus ang lowest pa rin ay 1, ang sagot na ay 999. Kanina, nung 1, 2, 3, ang range 2. Pero ngayong 1, 2, 3, 1,000, ang range na ay 999. Ano nangyari? Masyadong nahila nung extreme score yung range. So, pagtatanoy kayo sa let, anong measure ng central tendency ang madaling maapektuhan ng extreme score? Ang sagot ay mean. Pero pag tinanong kayo, anong measure ng variability ang mabilis maapektuhan ng extreme score? Ang sagot ay range. Mag-iingat po ulit. Kasi sa let po, hindi mo alam, tinatanong pala variability, ang tinatanong mo pala central tendency. Ang range po ay variability. Kaya again, pag tinanong sa let, ano ang mabilis maapektuhan na measure of central tendency ng mga matataas or mabababang score? Ang sagot ay mean. Pero pag variability, ang sagot po dyan ay range. Kaya kung mapapansin nyo rin po, si teacher, hindi naman niya talaga masyadong ginagamit si range. Ano ba yung laging nababanggit sa classroom? Ano ba yung laging ginagamit ni teacher? Ang sagot po ay standard deviation. Okay? SD po stands for standard deviation. Ano ba ang standard deviation? Huwag niyo problemahin, especially pag hindi ka math major. Sa prof ed po, hindi naman tinatanong kung paano i-compute ang standard deviation. Aalamin mo lang, how spread the scores are from the mean. Okay? Ulitin ko yan. How spread the scores are from the mean. Sa Tagalog po, gaano po ba nagkakalayo-layo ang bawat score mula doon sa average? Ulitin ko, inaalam ni teacher, gaano ka-spread, gaano ka-kalat, gaano ka-disperse ang mga score ng estudyante niya sa mean or average ng mga score ng estudyante niya. Kung hindi niyo po na-gets, bayaan niyo po, hindi naman po ganun ang tanungan niyan sa board exam. Ang tanungan niyan sa board exam, ano ibig sabihin pag mababang standard deviation, ano ibig sabihin pag mataas na standard deviation. Pero, kung meron mang sigurong tatanungin na konsepto, malamang ito yon. Ano daw ang pinaka-reliable na measure ng variability? Ang sagot natin ay standard deviation. Ito po ay paboritong tinatanong po sa LET. Kung sa measure of central tendency, ang laging tinatanong ay mean at median, sa measure of variability po, ang laging tinatanong ay standard deviation. Tandaan nyo, ang pinaka-reliable na measure ng variability ay standard deviation. May pangatlo pa, bukod sa range, standard deviation, yung pangatlo ay variance. Bayanin na yung variance, hindi na po ito masyadong lumalabas sa prof ed, pero if ever lang, ang variance ay square of standard deviation. Kaya nga minsan po, S squared yung symbol po ng variance. That's the square of standard deviation. Now, itong tatlong binanggit ko, hindi naman actually yun yung kailangan yung problemahin. Ang kailangan yung problemahin, teacher, anong ibig sabihin pag mataas yung range? Anong ibig sabihin pag mababa yung variance? Anong ibig sabihin pag mababa yung variability or mababa yung standard deviation or kung ano mang measure of variability? Ito na yung technique po. Sa CBRC po, syempre, tuturuan po namin kayo ng marami-raming techniques. Pero hindi po natin ituturo ngayon lahat dyan. Bibitinin natin kayo ng konti. Pero sige, bigyan ko kayo ng isang style. Okay? Ang gagawin nyo lang po, tataas nyo lang po yung dalawang daliri nyo. Okay? So, pag nakikita nyo po ito ngayon, pakigawa na lang po. Naka-L po ang mga daliri nyo. Yung inyong hinlalaki at ang inyong hintuturo, naka-L po siya. Okay? So, kung titignan nyo, itong hinlalaki ko tsaka hintuturo ko, magkalayo. So, itsura niya. Mataas. So, tandaan nyo, pag tinanong kayo sa let, anong ibig sabihin ng mataas?
na standard deviation or mataas na range or mataas na variance or mataas na variability, tingnan nyo lang mabuti ito. Kung titignan nyo, ano ba itsura ng dalawang daliri ko ngayon? Spread or clustered? Siyempre ang sagot, spread. So pag tinanong kayo sa LET, anong ibig sabihin ng mataas na standard deviation ang sagot? Spread. Titignan nyo ulit mabuti. Sila bang dalawa ay magkalayo or magkalapit sa isa't isa? Of course, ang sagot dyan, far. Magkalayo sila sa isa't isa, kaya siya ay far from the mean. Titignan nyo ulit mabuti. Sila ba ay magkakalapit or magkakalayo? Ang sagot, magkakalayo, kaya siya ay homogeneous. Okay? So, kung titignan mo ulit mabuti, siya ba ay scattered or bunched together? Again, ang sagot dyan ay scattered. Okay? Sa LET po, magkamalas-malas na, na mental block ka na, nakalimutan mo yung tinuro sa'yo tungkol sa measure of variability, gamitin mo lang yung dalawang daliri na yan. Okay? So again, hintuturo, tsaka hinlalaki, pag magkahiwalay, tandaan, ang ibig sabihin yan ay mataas. Mataas na range, mataas na variance, mataas na standard deviation. Mabuti, spread ba siya or clustered? Ang sagot, spread. Far ba siya o near? Ang sagot, far. Siya ba ay homogeneous or heterogeneous? Sorry, maling nasulat ko. Sana kayo po ay nag-pay attention. Hindi po siya homo, di ba? Siya ay hetero. Okay? Sa mga nakapansin, very good sa inyo. Hetero kasi nga, magkalayo. And siya ba ay scattered or bunched together? Ang sagot ay scattered. So, paano naman po kapag maliit? Simple lang. Hintuturo, hinlalaki, pagsamahin natin. Okay? Ano yung tsura? Mababa. Okay? Balitarin mo lang. Mula sa spread, since magkadikit na siya, siya na ay cluster. Okay? Mula sa far, eh magkadikit na siya, siya na ay near from the mean. Again, mula sa hetero, since magkadikit na siya, siya na ay homo. And again, mula sa scattered, since magkadikit na, ang mga scores ay bunched together. Okay? Sige, kalimutan nyo na yung tatlo kanina, kalimutan nyo na yung variance, yung standard deviation, kalimutan nyo na range. Huwag lang po itong paraan kung paano sila ini-interpret. Okay? Gamitin nyo lang yung dalawang daliri nyo. Pwede rin naman dalawang kamay nyo. Basta pag magkahiwalay, mataas. Pag magkadikit or magkadugtong sila, yun po ay low. Okay? Sige po. Bibigyan ko po kayo ng example. Bibigyan ko kayo ng konting time habang hinihintay po natin ang ating main event with Sir Carl. Bibigyan ko kayo ng mga numbers. Sabihin nyo sa akin kung low or high ang magiging standard deviation, variance at range. 1, 1, 2, 0, 1. Okay? Yan po yung score. 1, 1, 2, 0, 1. Question. Ano kaya sa tingin nyo? Ito ay merong low or high na standard deviation. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Again, 1, 1, 2, 0, 1. Ano kaya? High or low standard deviation? Check natin ang inyong mga magiging komento. Okay, so 1, 1, 2, 0, 1. Ang sagot dyan ay low. Bakit? Siya ba ay homo or hetero? Ang sagot, homo. Sige nyo mabuti. Yung 1, kapareho lang ng 1. Malapit lang si 1 sa 2. Malapit lang si 2 sa 0. Malapit lang si 0 sa 1. So, ang sagot po dyan ay homogeneous. Question. Ito ba ay scattered or clustered? Ang sagot, clustered. Kasi nga dikit-dikit. Tanong nyo sarili nyo. So, magkakaroon kaya ito ng yung mga score kaya ay malapit or malayo lang sa mean, malamang kung may magiging mean to, ang sagot ay 1. At ang 1 ay malapit lang sa bawat scores. Tandaan niyo po, bawat question po sa Prof. Ed ay nagkakahalaga po ng 0.4 or 0.6 sa inyong rating. At ang mga ganitong uri ng tanong, eh hindi niyo na dapat minamali. Okay? So again, sige, try natin i-reviewin kung inyo po nga naaalala. Okay? Magpapakita po ako ng symbol. Dito po, gamit ang aking daliri, sabi niyo sa akin kung low or high. Okay, marami pong sumagot. Very good. Okay, gawin natin. Okay, ito pong daliri ko ay magkadikit. Nakikita niyo naman siguro. Ano kaya to? Homo or hetero? Ang sagot ay homo. Eh, pinaghiwalay ko. Spread o clustered? Spread. Magkahiwalay pa rin. Homo or hetero? Hetero. Okay, magkahiwalay pa rin. Ano kaya to? Near or far? Far. Okay, very good. So, yan po ang ating measure of variability. Tandaan nyo, inaalam kung gaano kakalat ang score sa isa't isa. Okay, maghanap pa tayo ng mga tanong na kumbaga kinalituan nating lahat. Okay? Sige. Pwede po kayong ayan, very good. Spread. Very good. Okay, sige po. Pwede ko pong i-entertain ang inyong mga gustong topics kasi ako po ay mayroong binuksan itong test bank. Pero sige, let's have kunin
Kilala niyo naman siguro si Kunin, di ba? Okay, I'm sure marami sa inyo medyo nagugulat kapag ito po ay tinatanong po sa inyong review. Especially po, aminin man natin sa hindi, nung tayo po ay college, hindi po siya masyadong nabanggit. Okay? Sino ba tong si Kunin? Si Kunin po, sa kanya po nanggaling yung models ng classroom management. Pakitandaan, models ng classroom management. Pero don't worry, si Kunin naman, hindi naman tinatanong ano talaga yung ginawa niya. Ang tinatanong, ano yung ibig sabihin nung mga binanggit niya, nung mga ginawa niya. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya nang galing yung mga salitang with-itness, yung mga salitang overlapping, stimulus bounded, hurdle health, mga ripple effect, yung dangling, yung truncation, yung thrust, at kung ano-ano pa. Okay? Sige. Ayan, ang daming tanong. Okay, sige, sige, sige. Sige, may mga nag-request po tungkol sa skewness. Sige, isusunod ko po siya. Dito muna tayo kay Kunin. Okay? Di ko na isusulat ha, kasi ito po ay ituturo po sa ating final coaching. Para naman po, umattend kayo. Okay? So, si Kunin po, meron po siya mga binanggit na iba't-ibang konsepto. Punahin natin, sikat na sikat, parang ilang board exam na po itong lumalabas, yung tinatawag natin with-itness. Pag sinabi natin with-itness, hiwali-walayin mo yung tatlong syllable, with-itness. Ibig sabihin si teacher, parang nandun talaga siya sa classroom. Yung engaged na engaged talaga siya sa classroom. Yung tipong kahit wala siya doon, or kahit hindi naman niya nakikita, naiintindihan pa rin niya ano yung nangyayari sa estudyante. Pag sinabi natin with-itness, pwede natin ilagay dyan yung phrase na eyes at the back of the head of the teacher. Yun ang ibig sabihin ng with-itness. With-itness means eyes at the back of the head of the teacher. Kanyari, si teacher tumalikod. Of course, sa normal na ano, hindi niya na kayo makikita. Pero pag sinabi daw with-itness, kahit nakatalikod si teacher, kita niya kayo. Pero hindi yun yung ano, hindi yun yung ibig sabihin doon ni Kunin. Ang ibig sabihin ni Kunin doon, ganito. Kanyari, si teacher, sabi niya, okay, gusto niyo mag-break, no? Pero yung mga bata, hindi naman nila sinabi na gusto nila mag-break. Paano na itanong ni teacher yung gusto mag-break yung mga estudyante? Paano niya nalaman na mga estudyante ay gusto talagang mag-merienda? Kasi napansin niya, yung isang estudyante, yung kamay niya nakalagay sa bandang tiyan niya. Yung isang estudyante, tingin ng tingin sa orasan niya. Ibig sabihin si teacher, yung mga bata nakahawak sa tiyan nila. Yung mga bata tumitingin sa labas. Yung mga bata tinitingin sa orasan. Kasi baka gusto na nilang mag-break. O yun ang ibig sabihin po ng with-itness. Si teacher knows everything that is happening around the four corners of the classroom. Kunyari, sa setting natin ngayon, hindi ko po kayo nakikita, pero I'm sure yung iba sa inyo nagugutom na, yung iba sa inyo medyo siguro pagod na, iba sa inyo kung ano-ano siguro nararamdaman. Alam ko yon kasi meron akong with-itness. Kasi naranasan ko nang mag-ilagay sa posisyon nyo, engage ako sa inyo kasi gusto ko maibigay yung lahat ng gusto nyo. Ibig sabihin po, si teacher ay okay sa classroom management. Kasi again, meron siyang with-itness. Ang lagi pong ginagamit sa LET, the teacher knows what is happening around the four corners of the classroom. That is with-itness. Pangalawa po, yung tinatawag natin na overlapping. Okay? Ano ibig sabihin ng overlapping? Overlapping means si teacher kayang mag-multitasking. Kanyari, ako po ay nag-lecture sa inyo ngayon, pero minsan tumitingin po ako dito sa screen. Minsan tinitingnan ko po ang aking mga material. Anong ginagawa ko? Ako ay nag-multitasking. At sabi ni Kunin, ang tawag po dyan ay overlapping. Now question, si overlapping ba ay positive or negative na konsepto? Ang sagot po dyan, positive. Bakit siya nagiging positive? Si teacher, 8 oras lang yung pwede niya actually i-google para sa mga estudyante niya, yung ibigay para sa kanyang mga estudyante. So, anong gagawin niya? Ang dami-dami niyang kailangan gawin. Ibig sabihin, si teacher, dapat kaya niyang mag-multitasking. Ang laging ginagamit sa LET po, the teacher can perform activities, multiple activities at the same time. Alam niyo ha? Pag si teacher daw, kinakaya daw niyang gumawa ng multiple or different activities at the same time, we call that overlapping. Pangatlo, yung tinatawag natin na stimulus bounded. Ano bang ibig sabihin ng stimulus bounded? Si stimulus bounded, ito yung nangyayari sa ating mga teacher kapag may konting distraction, pag may konting ingay, pag may konting eksena, nadidistract tayo. Hindi natin naibibigay ng
diretso yung ating lecture. Kunyari, ako, nagli-lecture ngayon dito, tapos may dadaan, may mag-iingay, papapatigil ako, ibig sabihin, madidistract ako. We call that stimulus bounded. No question, maganda ba ang konsepto ng stimulus bounded sa ating mga teacher? Ang sagot, hindi. Bakit? Kung talagang magaling ang teacher, kung talagang ready-ready ka na talaga sa ginagawa mo, alam mo na, master mo na ang topic mo, dapat kahit anong distraction, eh, hindi nakaka-apekto sa'yo. Eh, gawa lang, hindi naman ako masyadong sanay sa camera talaga, may mga konti tayong distractions, di ba? We call that stimulus bounded. Stimulus bounded gets easily distracted. The teacher gets easily distracted. Pang-apat, ito na yung kumbaga sa ano sa top notcher at passer, ito yung naghihiwalay kay top notcher at kay passer, yung konsepto ng dangling. Okay? Ano bang ibig sabihin ng dangling? Pag ako po ay uupo sa isang mesa at ang aking mga paa ay nakahang, yung tipong hindi siya nakatapak sa floor, ang tawag po doon dangle, dangling. Yun po ang isipin na lang kapag pinag-uusapan ng dangling. Pag sinabing dangling activity, si teacher mag-iiwan ng topic. Now, paano ba yung dangling na ginagawa ng teacher? Dalawa, pwedeng iniwan niya yung topic, pero binalikan niya rin, pero pwedeng iniwan niya yung topic at hindi niya na talaga binalikan. May tawag doon. Ang dalawang uri ng dangling ay yung truncation at saka yung tinatawag natin na flip-flop. Eto na po, yung talagang pag sinabi nating top-notcher at passer, malalaman mo kung sino talaga yung pwede at talaga kakayaning mag-top. Kumbaga, pang-passer siya. Ano bang ibig sabihin ko dito? Tingnan niyo mabuti. Sa normal pong mag-aaral, sa normal pong reviewee, ang akala nila, pag sinabing dangling, truncation, at flip-flop, eh, pare-pareho. Magkakaiba sila ng ibig sabihin. Hindi po. Ang dangling ay may dalawang uri. Truncation at flip-flop. Kaya pag nagli-let yung iba, kaya pag nagsasagot ng tanong yung iba, ang nangyayari sa kanila, ano ba talaga, dangling o truncation? Kasi pareho lang naman sila. Si dangling nag-iwan ng topic, si truncation nag-iwan din ng topic. Ano ba talaga, dangling o flip-flop? Kaya tayo nalilito, kasi hindi natin alam na ang dangling ay may dalawang uri, truncation at flip-flop. So, ganito ang rule dyan. Pag tinanong kayo, si teacher nag-iiwan ng topic. Ang sagot lang dyan, dangling. Okay? Pero, pag in-specify niya kung paano siya nang iwan ng topic, pwedeng truncation, pwedeng flip-flop. Okay? So, again, pag sinabing dangling, nag-iiwan si teacher ng topic. Kumbaga, meron siyang lecture, kunyari, tapos binitin niya. Ngayon, sinabi sa'yo, ganito yung uri niya ng pambibitin, mamili ka na. Truncation or flip-flop. Madali lang tong si truncation. Tingnan nyo yung parang root word niya. Trunk. Mag-isip po kayo ng puno. Pasensya na po sa drawing. Kunyari ito po. Puno. Magsasanga siya. Tapos magsasanga siya. Tapos magsasanga ulit siya. Tapos magsasanga ulit siya. Tingnan nyo mabuti. Ito yung original. Di ba? Nagsanga. Yun ang tinatawag nating truncation. Trunk. Nagsanga ng nagsanga. Tingnan nyo mabuti, kung ito yung original topic ni teacher, at nagsanga yung topic niya, question, makakabalik pa ba siya sa topic? Ang sagot, hindi na. So, pag tinanong ko sa board exam, anong klaseng dangling si teacher ay hindi na nakabalik sa topic or hindi niya natapos yung original topic, ang sagot po dyan, truncation. Okay? Ito yung mga teacher na papasok sila sa school. Magsisimula sila ng lecture sa math. Tapos magdadaldal sila ng ibang topic. Kasi sobrang dami niyang dinaldal na topic, hindi niya na maalala yung nile-lecture niya. Hindi niya na mabalikan yung original niya talagang topic. So, pag tinanong kayo sa let, anong tawag sa dangling na si teacher nang iwan ng topic at hindi niya na nabalikan yung original niyang topic? Ang sagot dyan, truncation. Ano kan po ang flip-flop? Mag-imagine lang po kayo ng chinelas. Di ba? Sinabi natin, flip-flops, ito po ay pares ng chinelas. Now, ano ba yung chinelas? May isa, may pangalawa, may kaliwa, may kanan. Ibig sabihin, si flip-flop, ito muna yung gagamitin niya, tapos yung susunod naman, tapos yung isa naman, tapos isa naman. Wala namang normal na tao na pag maglakad, sabay niyang gagamitin yun, di ba? Ibig sabihin, pa-isa-isa. Ibig sabihin, ganito ang pagdadanggal niya. Ito yung original niyang topic. Ito mo kanya, huwag yun pong problema yung drawing, okay? Unang chinelas, ito yung unang topic. Wait, next topic muna. Ay, hindi, balik tayo ulit sa original. Hindi, yung next ulit. Ay, yung original ulit. Ay, hindi, yung next ulit. Ay, yung original ulit. Maganda ba yung nangyayari? Ang sagot po, hindi. Bakit? Imbis na nagpo-focus ang estudyante sa original topic, pasok ka ng pasok ng pasok ng topic na hindi naman talaga related dun sa unang mong topic. Tapos babalik ka na naman.
Tapos, iiwan mo na naman. Tapos, babalik ka na naman. Tapos, iiwan mo na naman. Okay? Na, ano kaibahan nila? Si truncation po ba, bumalik pa? Hindi na. Pero si flip-flop po, bumabalik pa ba? Oo. Ang tanong, anong mas maganda? Truncation or flip-flop? I'll give you 5 seconds. Anong maganda? Truncation or flip-flop? Ayan, ang galing naman po ng mga sumasagot. Okay, truncation or flip-flop? Check na natin. Anong maganda? Truncation or flip-flop? O, 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot po, wala. Tandaan niyo ha, wala pong maganda sa truncation at sa flip-flop. Bakit? Si truncation, may topic, iniwan. Paano matatapos? Di ba? Si flip-flop, may topic, iniwan. Binalikan nga, pero iiwan ulit. Ibig sabihin, wala pong focus yung estudyante. Ibig sabihin, pareho po silang hindi maganda. Kaya pag tinanong kayo sa board exam, maganda ba ang dangling activity? Ang sagot po, hindi. Okay? Tandaan niyo na, kung gusto talaga mag-top ng board exam, huwag niyo kakalimutan yan. Kasi dito po talaga, nagkakatalo-talo po yung mga estudyante sa truncation at sa flip-flop. Okay? Now, ano pa ba yung iba? Meron tayong tinatawag na thrust. T-H-R-U-S-T. Thrust. Pag sinabing thrust, ganito yan. Okay, pagpasok ng teacher sa classroom, everyone, maglabas kayo ng piece of paper, magkaka-quiz tayo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga estudyante, nag-expect lang sila ng lecture, nag-expect muna sila ng prayer, nag-expect muna sila ng ibang activity bukod dun sa sinasabi mong quiz. Ibig sabihin, yung estudyante, kahit matalino, kahit alam, marami namang alam, mabibigla. At pag nabigla, hindi siya makaka-perform ng matino. Kunyari, hindi mo pa naman alam na ikaw na yung next. Biglang ikaw na yung tinawag. Ikaw na yung sasala. Hindi ka ready, hindi ka nakapaghanda. Ang tawag doon, thrust. Question, maganda ba ang thrust? Siyempre, hindi. Hindi maganda na yung estudyante, eh hindi mo hinahanda. So, kung gusto nyo ng konting keyword, pag sinabing thrust, the students are not ready. Okay? The students were not ready pag pinagawa mo yung mga activities mo. Okay? You're not giving enough time for the student to prepare for the certain activities. Okay? And finally, ito po, favorite din po ito sa LET, yung tinatawag natin na ripple effect. Okay? Hindi po yan rifle. Okay? Yan po ay ripple effect. R-I-P-P-L-E. Ilang board exam ko na po siyang nakita. Okay? Ilang board exam ako na siyang nakita na tinanong talaga. Ripple effect. Oh, para mas maintindihan nyo, mag-isip po kayo ng ano, ng isang timba or ng batsa na punong-puno ng tubig. Okay? Mag-isip kayo ng batsa or timba na punong-puno ng tubig. Okay? Tapos maglagay ka doon ng, sabi na natin, bolang maliit na plastic. Okay? Or hindi, huwag mo muna ilagay. Hawakan mo muna. So, yung kamay mo, ipasok mo dyan sa ano, sa tubig at ikot-ikot mo. Okay? Pag inalis mo yung kamay mo, magtutuloy-tuloy yung ikot ngayon ng tubig. Pag nilagay mo dyan yung bola po, sasama po siya dun sa pag-ikot ng tubig. Yung itatawag na ripple effect. Ibig sabihin, yung bola, sumunod po siya doon sa pag-ikot ng tubig. Ibig sabihin, nadamay siya. Yung tinatawag natin na domino effect. Yan ang ibig sabihin ng ripple effect. Domino effect. Ganto yan. Si teacher, nag-lecture. May mga estudyante. Tahimik lahat. Nakikinig lahat. Sumusunod lahat. May biglang isang estudyante, nag-ingay. Makita ko. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo? Nag-ingay ka, bla bla bla. Pinapagalikan ko. At dahil dun sa ginawa kong pagpapagalit sa kanya, imbis na nag-focus ako sa mas maraming estudyante, napunta sa kanya. At yung mga magiging effect nun, magkakahalo-halo na, magkakasabay-sabay na. Yung iba hindi na rin makikinig, yung iba titignan na lang siya. Ibig sabihin, nadamay tayong lahat doon sa kaisa-isang eksena. So parang yung stimulus na pinasok sa'yo, nakuha mo, bukod sa na-distract ka, nadamay lahat. So parang partner, si stimulus bounded, tsaka si ripple effect. Tandaan nyo, si ripple effect, siya yung pag may isang pag nag-ingay, maiingay na rin yung pangalawa, maiingay na rin yung pangatlo. Example, sabi mo, shhh! Yung ginawa mong yan, hindi lang ikaw yung mag-hush. Pati na rin yung katabi mo, pati na rin yung mga iba. So, lahat na kayo nag-hush. Ibig sabihin, pag lahat na kayo nag-gaganon, ang nangyayari na po, nagkadamayan na kayong lahat. So, imbis na matahimik yung klase nyo sa ginawa mong pag-hash na gano'n, wala, mas lalo lang siyang naging malala. Okay, tandaan nyo po, ripple effect, ito yung one activity will affect the others. Okay, nagkakaroon po ng hawaan. Yan po yung ripple effect. Meron pong ginamit na salita sa board exam noon, escalating. Okay, ibig sabihin, the behavior of a certain student will escalate. Parang i-escalate niya yung, parang i-elevate niya, itataas niya, or
papalalain niya yung nangyayari. Okay? We call that ripple effect. Okay? Kung meron magpo akong itip sa inyo, huwag niyo na lang pong kalimutan si truncation, si flip-flop, tsaka si ripple effect. Okay? Please lang po. Okay. Walang deserve. Ayan. O, parang pag-hiccup. Very good. Yung pag nag-hiccup yung isa, tamay na lahat. We call that ripple effect. Ayan. Sige po. Ano po yung sinabi? Ayan. Sir, pwede po bang gamitin sa positive yung ripple effect? Pwede. Ano bang ibig sabihin ng ripple effect? Di ba damayan? Ganito yan. Marami kang estudyante. May dumating na estudyante late. Anong gagawin mo sa kanya? Papagalitan mo siya, di ba? Diba sa kanya, bakit ka late dumating? Di ba sabi ko sa iyo, huwag mong sasayangin yung oras. Di ba sabi ko sa iyo, bawat minuto dito sa review na to, mahalaga. Kasi paano kung yung tanong na hindi mo naabutan kasi na late ka, yung lumabas sa let? Paano kung yung tanong na yon magamit mo para mag-top ka sa board exam? Kung mapapansin nyo, pinapagalitan mo lang isa, pero lahat na sila nadadamay. Ibig sabihin, yung lesson na para sa isa, napupunta na po para sa lahat. So, naging positive po yung effect ng ripple effect. Okay? So, sa tanong po, kung pwede ba siyang maging positive, ang sagot, pwedeng-pwede. Normally, negative po yan, pero nagiging positive siya. Okay? Tama po yun si Melvin sabay sa Agos. Very good. Okay, sige po, kung meron ka kayong gustong konsepto, sige, yung skewness tayo. Ako, may technique ako dyan, okay? May technique po ako sa skewness, okay? Siyempre, kung gusto nyo talaga ang pinakamaintindihan to, mag-review po kayo sa CBRC, sa file coaching, pero ako po ay konti po, bibigyan ko kayo ng konting technique. Pero kailangan nyo ako sundin mabuti, okay? Paggamitin nyo po ang inyong kaliwang kamay, okay? Hindi ko alam kung paano nyo po ito gagawin sa inyong screen ko or kung nakikita nyo ng tama yung kamay ko, gawin nyo siyang L, okay? Gagawin siyang pa-L. Ako ang ginagamit ko po kanan, okay? Pero ang gagamitin nyo po ay kaliwa, okay? O sige, para ma-imagine ko yung mga nanonood sa TV, Ma'am Joycey, pwede mo ba akong pwede mo, jaka lang. Pero bang gawin? Okay, kaliwang kamay. Okay, yung pong nasa audience ko ngayon, ginagawa niya po yung sinasabi ko, kaliwang kamay, Ma'am Joycey. Yeah. Kaliwang, ma'am. Kaliwa, okay. So, dapat naka- So, nag-aaway kami, di ba? So, yan. Dapat naka-L po, okay? Naka-L. Kayo po ba yung naka-L na po? Naka-L. Okay, kaliwa po. Yan, naka-L na. Okay, so para ma-imagine ko yun kayo. Ang gagawin nyo po, yung hintuturo nyo, ituturo nyo po sa bandang kaliwa nyo. Okay? So dapat po, nakakaliwa po yung kamay nyo. Yung, okay? Okay, so nagagawa na nila. So ang tawag po dito ay skewed to the left. Okay? Ang tawag dito ay skewed to the left. Tingnan nyo mabuti. Yung po bang hinlalaki nyo po ba ay naka- taas o nakababa? Nakataas. So, ibig sabihin, ano ang score? Matataas or mabababa? Matataas. Okay, tandaan niya, matataas. Now, question, kung matataas ang scores, ano mga estudyante? Magagaling or mahihina? Magagaling. Kasi nga, nakataas, di ba? Tanong niyo yung sarili niyo, sila ba ay perform well or perform poorly? Ang sagot, they perform well kasi nga sila ay may matataas na score. Kaya pag tinanong kayo sa left, anong ibig sabihin ng skewed to the left? Mataas, magaling, nag-perform well. Again, skewed to the left, dapat ganyan itsura niyan, okay? Nababalik na rin natin. Ituturo ngayon natin ang ating hintuturo, papunta naman sa kanan, okay? Tingnan niyo mabuti. Mula sa nakataas na hinlalaki, ngayon po ay nakababa na siya. So, ang tawag na dito ay skewed to the right. Okay? Tinuturo niya na ngayon sa kanan. Okay? Now, since skewed to the right siya, yung hin, ano ang tawag dito? Hin, palaki nyo, nakababa. Question, ano ang score? Mataas or mababa? Mababa. Since mababa, ano sila? Magagaling or mahihina? Mahina. So, did they perform well or did they perform poorly? Ang sagot, poorly. Okay? So, nagkalabo-labo na. Hindi mo na maalala. Anong gagawin mo? Taas ang kaliwang kamay and gawin po yung tinuro ko. Try natin ha. Okay, I'll give you 3 seconds each hand gesture. Is it the gesture or gesture? Gesture. Okay, gawin natin. Sige sa akin kung ito po ba ay right or left? Left. Okay, left. Diba? Ito po ba ay high score or low score? High. High score. Okay, check naman natin. Ito po ba ay high score or low score? Low. Low score. Poor or well? Poor. Magagaling or mahihina? May hina. Okay? So, pag nagkalabo-labo na, hindi mo na maalala, gamitin mo po lang po yung fingers nyo. Pakisabi naman po kung naintindihan po. Ayan. Yeah, very good. Okay. Galing daw. Okay. Nag-gets po ba? Or ulitin natin? Yes.
Thank you, Sir Carl. Hindi po ako si Sir Carl. Alas 6 pa po si Sir Carl. Hintayin lang po natin. Malapit na po siyang dumating. Ayan, very good, very good. Very good. Ayan, okay. Okay po ba? Pag-tengi naman po ng puso kung inyo po naintindihan yung skewed to the right at skewed to the left. Ayan, okay. Mamimili pa ako ng specific topic dito dahil wala pa pong ating main event. Medyo nakakapagod po ito, pero sige po, para po sa inyo. Hi, Sir. Andiyan na po ba siya? Sir, oh, wala pa daw si Sir Carl. Hintayin natin. Okay, gets daw. Galing ng sa. Okay, okay. Thank you very much, Erv. Ang dami puso. Ayan, very well. Thank you po. Ah, sige po, magbigay po tayo ng topic para po ating maituro. Pero kung gusto niyo po ng mas marami pong maraming ganyang style para mas maintindihan, mag-review po kayo sa aming final coaching. Konting-konti na lang yata ang stats natin kasi kanina po ay ang dami-dami pong Sir, philosophy of education sana. Okay. Although si Sir Carl ay merong sobrang daling paraan para makuha niya yung philosophy of education. Pero kung meron man ako sigurong tip sa inyo kasi medyo maubos po yung oras natin pag nag-philosophy of education po ako, lagi niyo pong isipin na lang yung keywords. Okay? Mabigyan na lang ako ng keywords. Okay? Para po sa ating philosophies of education. Ay, ism talaga. Sige na nga, mag-iism na nga tayo. Okay. Akala niyo po ba madali po yung sinasabi niyo? O, sige po. O, unahin natin. Ang lagi lang naman talagang ginagamit sa let is ay yung difference ng essentialism doon sa progressivism or existentialism, okay? Now, narito siguro kayo kasi bakit parang magkakapareho yung ibang philosophy, okay? Tandaan niyo po, hindi porque may ism sa dulo philosophy, okay? Konting-konti lang talaga ang philosophies of education. Sige, unahin natin. Essentialism. Hindi kayo magkakamali sa essentialism sa board exam. Bakit? Kunin nyo lang po yung keyword na essential. Okay? Pag sinabing essential, sa Tagalog, importante, mahalaga, hindi pwedeng mawala. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng essentialism. Example, ano ba ang mas mahalaga na hindi pwedeng mawala sa classroom? Is it math or music? Ano yung sarili nyo? Anong mas mahalaga? Hindi siya pwedeng mawala sa classroom, math or music? Of course, ang sagot dyan ay math. Yun ang ibig sabihin ng essentialism. Hoy, teacher, huwag kong ano-anong tinuturo. Turuan mo ako ng basic. Yan po ang ibig sabihin ng essentialism. Lagi pong ginagamit sa left yung 3 R's na tinatawag. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng 3 R's? Reading, writing, at arithmetic. Huwag kayong magulat, bakit 3 R? Pero yung writing, W, yung arithmetic, letter A. Yung R po na yan, yung po yung parang first syllable na ginagamit. 3 R stands for reading, writing, and arithmetic. Oh, Sir Payne, bakit ganun? Essentialism, pero reading, writing, and arithmetic. Basic ba yun? Ang sagot ko po. Kasi ano bang mas mahalaga? Reading o singing? Reading, di ba? Ano mas mahalaga? Writing or art? Writing pa rin, di ba? Ano mas mahalaga? Arithmetic or sports? Of course, ang mas mahalaga pa rin ay sports. So please lang, huwag po kayong magkakamali sa essentialism. Pag sinabi natin essentialism, tandaan nyo lang po, pinaka-basic. Okay? Kumbaga, teacher, huwag mong sayangin yung oras ng bata sa pagpapasayaw. Huwag mong sabihin sa bata, okay, huwag na po tayo mag-aral ng ng 1 plus 1, ang aralin natin ay music, ay gitara. Hindi pwede sa isang teacher na essentialist. Sinong kalaban ni essentialist? Si existentialist. Okay? Sino ba si existentialist? Tignan mo. Kanina, yung root word mo sa essentialism ay essential. Dito, ang root word mo ay existence. Sino tinutukoy ito? Existence. Pag sinabing existence, yung ikaw, yung siya, yung pagkatao niya, yung choice niya, yung gusto niya. Basta, hindi si teacher. Siya. Siya means the student. Ibig sabihin dito, wala kong pakialam teacher kung ano yung sa tingin mong mahalaga. Ang mahalaga teacher dito ay kung ano yung gusto ko bilang estudyante. Sasabihin ng teacher, okay, dahil mas mahalaga ang math, aralin natin math. Sabi ng bata, ayoko po niyan. Gusto ko po science. So, wala kang choice. Ang gagawin mo, ibigay mo yung gusto niya. Ang ituturo mo, science. Bakit? Mas maganda daw mag-aral kapag yung bata, gusto niya yung inaaral niya. So, tandaan nyo, yun po yung choice. Yun po yung freedom.
Yun po yung free will. Ito po yung no force, no coercion, no outside pressure. Kumbaga, lahat ng ituturo mo sa akin, dapat gusto ko. Yan ang ibig sabihin ng existentialism. Now, dyan sa dalawang yan, dyan na mag-uugat yung mga laging tinatanong sa let. Bakit kaya sila laging pinag-aaway? Ganito kasi yan. Pag sinabing essentialist versus existentialist, yung isa dyan, focus sa teacher, yung isa dyan, focus sa estudyante. Yung isa dyan, focus dun sa subject, yung isa, focus dun sa result sa estudyante. So, tanong nyo yung sarili nyo, sino kaya dito ang teacher-centered? Is it essentialism or existentialism? Ang sagot, of course, essentialism. Kumbaga, sabi ng teacher, okay, ang topic natin ay mathematics. Sabi ng bata, ay teacher, pwede po bang takbo-takbo na lang tayo para po mas okay po yung katawan natin? Sasabi ng teacher na essentialist, tumigil ka dyan, hindi yan mahalaga, mas mahalaga yung ituturo ko kasi basic siya. Ibig sabihin, teacher-centered siya. Malamang, si existentialism, siya na po yung student-centered. Ibig sabihin dito, kahit ano pa yung sa tingin kong pinakamagandang ituro, ang pinakatama pa rin na makakapagsabi ng dapat niyang matutunan ay ang isang ay yung mismong estudyante. Kumbaga, sabi ng teacher, okay, huwag ka nang sumayaw kasi mas mahalaga yung math. Pero ayaw niya yung dancing. So, kahit anong pilit mo sa kanya, naturuan siya ng math, hindi niya talaga makukuha. Ibig sabihin, nagpapagod ka lang. Ibig sabihin, nagbibigay ka lang ng isang lesson na hindi naman talaga maiintindihan ng estudyante mo. Pero hindi. Ang ginawa mo ngayon, sige na nga, kahit mas mahalaga yung map, doon na lang tayo sa dancing. At dahil gusto niya, mas makikinig siya, mas ma-engage siya, at mas magiging successful siya. So, question, anong mas maganda? Essentialism or existentialism? Pag-isipan niyo mabuti, bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Bilang teacher, ano bang mas maganda? Magpaka-essentialist ka or magpaka-existentialist ka? Okay, tayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot? Wala. Walang mas maganda sa dalawa. I'm sure, paramihan sa inyo, sumagot ng existentialism. Pero wala pong tamang sagot. Wala pong mas maganda sa dalawang ito. Ang sagot dito ay depende sa kung ano yung philosophy mo. Now, sino ba kasing, ano ba kasing ibig sabihin ng philosophy, philosophy of education na yan? Isang-isang pa ang tawag nyo. Kailangan po naiintindihan nyo ano ba kasing ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, teacher ako na essentialist na ang pinaglalaban ko ay basic. Ang existentialist, teacher ako, na ang pinaglalaban ay free choice. Ibig sabihin, walang mas tama, depende sa philosophy mo. Pero pag tinanong kayo, ano ba ang K-12? Essentialist or existentialist? Sige nga po. Essentialist or existentialist? Check natin ha. K-12, anong mas maganda? Ano bang sinunod ng ano dyan, ng DepEd dyan? Essentialist or existentialist? I'll give you 5 seconds. K-12 ha? 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot? Essentialism. Okay, bakit? Kung mapapansin nyo, ang dami pong lalong pinaigting, pinalawa, pinalaki na topic sa general education. Natandaan nyo, ang general education ay essentialism. Pero pag tinanong kayo, sa senior high program ng K-12, o kanina ang tanong natin, K-12. Pero ngayon, senior high program ng K-12. Siya ba ay more essentialist or more of existentialist? Again, senior high program ng K-12, essentialist or existentialist ang sagot? Kung ang sagot nyo ay essentialist, mali po ang sagot nyo. Ang sagot yan ay existentialist. Bakit? Napansin nyo ba, kapag grade 11 and 12, pwede na silang mamili ng kanilang kanya-kanyang tracks, ng kanilang strand. Ibig sabihin, existentialism na po yan. Okay? So, tandaan nyo, bago mo aralin yung ibang ism, wag mong kakalimutan tong dalawa. Kasi po, sige po, didiskaso po ng konti, dito na po mag-uugat-ugat lahat po ng isms natin or mga philosophies natin ng education. Okay? Sige. Balikan natin si essentialist at existentialism. Sabi natin, si essentialist, focus on the basic. Sino kaya yung kamukha ni essentialism sa tingin nyo? Is it perennialism or progressivism? I'll give you 3 seconds. Sino kamukha ni essentialism? Progressivism or perennialism? Okay, kung ang sagot nyo ay perennialism, ang sagot po ay tama. Tama po yan, perennialism. Now, bakit ganun? Nung inaaral mo, magkahiwalay ang essentialism at perennialism. Pero sa totoong buhay, pareho lang pala sila. Kasi sa totoo lang, pareho lang naman talaga sila. Kaya kayo nalilito sa board exam kung ano yung sasagot nyo, kasi piling nyo magkaiba sila.
eh parehong-pareho lang yan. Ano bang sinabi ni essentialism? Hoy teacher, focus on the basic. Ano ba sabi ni perennialism? Hoy teacher, kung ano na yung dati na, huwag mo nang baguhin. So tandaan nyo, traditional, classic, forever, everlasting, hindi na mawawala. Isa lang sinasabi ng teacher na perennialist, teacher, dati nang effective yung math, huwag mo nang baguhin. Hoy teacher, wala naman dating sayaw-sayaw ah, bakit mo ibibigay? Ibig sabihin, huwag ka nang magbigay ng hindi naman epektibo. Or huwag mong alisin yung mga dati nang naging epektibo. Kunyari, papapiliin si teacher na perennialist, teacher, ano ba mas magandang aralin? Mathematics po ba? O yung sayaw po na cha-cha? O ang sagot niya, syempre mathematics tayo. Eh teacher, mas gusto ko po yung ano, cha-cha? Hindi pwede. Tumigil ka dyan. Dati nang ginagamit yung math, natuto si Rizal ng math, tumalino si Rizal sa math, naging successful si Rizal sa math, sino ako para baguhin yung dati na nating nakasanayan. Yun ang ibig sabihin ng perennialism. So, pagtatanungin kayo, sino sa kanilang dalawa ang subject-centered? Ang sagot, pareho sila. Kasi nga, pareho lang naman talaga silang dalawa. Isang problema talaga ng mga nag-e-exam po na kahit anong board exam ay kung paano iintindihin yung bawat konsepto na dito, masyado kang nakakonfine sa traditional. Dito, masyado ka nakakonfine sa basic. Hindi mo alam, pareho lang pala ang ibig sabihin. Question, basic ba ang math? Yes. Question, traditional ba ang math? Yes. Ibig sabihin, pareho lang talaga sila ng ibig sabihin. So, sa board exam, pag nakita mo silang dalawa na sa option, tanggalin mo na. Kasi kung magiging sagot yung essentialism, dapat sagot na rin yung perennialism. Pero na lang, kung ginamit na talaga yung keyword nila, which is basic for essentialism and traditional for perennialism. So, malamang, my forever kay perennialism, very good po yan. Peren, everlasting, tama po yan. Traditional, no change, huwag mo na baguhin, okay? Now, alam ko po, sa mga nanonood po ngayon na ang dami natin, na 1,300, alam ko po na alam nyo po yung forever, unchanging, everlasting, pero sorry po to say, hindi po kasi ganyan sa board exam. Yun po yung problema natin. Kaya po siguro ako, nakakalamang lagi tuwing nagbo-board exam ako, iniintindi ko kung ano yung tinatanong nila. Huwag po tayong umasa na ilalagay nila sa board exam, everlasting. Huwag tayong mag-expect na makikita mo yung word na forever. Kailangan intindihin mo talaga siya. At tatandaan nyo, pag sinabing perennialism, kung ano yung dati na, huwag mo nang baguhin. Okay? Now, sino kaya ang kamukha ng existentialism? Ang sagot dyan ay progressivism. Dito na naman kayo malilito. Paano naging pareho si existentialism at progressivism? Ang problema ng iba, kaya sila litong-lito kasi feeling nila magkaiba tong dalawa. Ang sagot po, pareho lang sila. Bakit? Sabi natin, si existentialism, ang focus ay choice. Gusto niya, trip niya to, dahil gusto niya, mas magiging successful siya. Sa progressivism, ano ba root word mo? Progress, change, improvement, pagbabago, progress. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang isang bagay ay ginagawa ko, mag-i-improve ako. Pag ang isang bagay ay ginagawa ko based sa choice ko, mas magkakaroon ako ng progress. Ibig sabihin po, pareho lang talaga sila ng ibig sabihin. So sa tingin nyo, ito ba ay student-centered or subject-centered? Ang progressivism po ba ay student-centered or subject-centered? Ang sagot ay student-centered. Okay. So now, magkano kayo sa let? Ano kaibahan ni essentialist at existentialist? Yung isa nga, pang student, yung isa nga pang teacher. Ano kaibahan ni progressivist at perennialist? Ganun din, yung isa pang student, which is progressivism, yung isa pang teacher. Yung isa choice niya, yung isa ay choice ng teacher. Okay? May ano dito? 50% discount lang ay yung FC. Okay? Sa mga mag-i-enroll daw po sa ating final coaching, 50% discount po sa mga mag-i-enroll today hanggang what time po kaya tomorrow, Ma'am Algie? O, kasi mag-lecture si Sir Carl, siyempre sarado ng ating opisina, di ba? So, sige po, basta po magpapakita po kayo ng ebidensya na talagang umattend daw kayo ng review na to, eh, mabibigyan pa kayo ng discount sa final coaching lang. Pero kung gusto niyo pong mag-review po, kasi po meron pa tayong mga lectures, tama? Kasi meron pa tayong Feb 6 hanggang March 2 po na review. Kung gusto niyo pong umattend ng review po, mas marami po kayong matututunan. Maipapromise po namin sa inyo na, so very good. Okay, very good. The other is the choice of student, the other is choice of student. Pareho lang man po yung sinabi niyo. Papasa na ba sa board exam? Pwede mag-enroll? Yes po, pwede po. Assessment daw, ayan na nga, sinasabi ko, nagbigay sila ng topic. Eto po, last year ba? Yeah, last year. Pero hindi po yung September ha.
Tinanong po, ano pong, nagtanong po naman, tanong tungkol sa assessment for, assessment of, and assessment as learning. So, dito po, medyo ina-expect ko sana na madali nyo siyang maintindihan. Kasi medyo simple lang naman po ang konsepto na to. Isa lang tatandaan nyo dito, ang tatlong ito, may kanya-kanya silang timing. May kanya-kanya silang panahon. May kanya-kanya silang oras kung kailan mo dapat binibigay. Now, para mas maintindihan nyo, ano ba kasi ibig sabihin sa Tagalog ng salitang for, ng salitang of, at ng salitang as. Assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. Sa Tagalog, pag sinabing for, para. Assessment para sa kaalaman. Question, pag ang assessment na ginagawa mo ay para sa kaalaman ng estudyante, ito ba ay tapos ka na or hindi ka pa tapos magturo? Question, may gagawin ako. Itong gagawin ko, para ito sa'yo. Question, tapos na ba ako or hindi pa? Ang sagot, hindi pa. So, pag tinanong ko, salit, kailan ito ginagawa? Before or after instruction? Ang sagot, before instruction. Okay? So, nakita niyo sa board exam, pagkahaba-habang tanong, pagkahaba-habang konsepto ng tinatanong, pero nakita mo, hindi pa naman pala siya nagtuturo eh. Nagpapadiagnostic test pa lang siya. Okay, o kaya sige, nagtuturo na siya pero hindi pa tapos. Ang tawag po dyan ay assessment for learning. Pero wait lang, bukod kasi sa before, meron pa tayong during, di ba? So question, ang assessment for learning ba, kasama pa ba yung during? Tanayin mo yung sarili mo, pag during ba ang pagtuturo mo, tapos ka na o hindi pa? Ang sagot, hindi pa. Since hindi ka pa tapos, pasok din dito ang during. Tandaan nyo, basta hindi pa tapos magturo si teacher, we call that assessment for learning. Okay? So, sige, hinga ko ng konting reaction sa inyo para mas maging interactive lang tayo, no? Sabihin nyo sa akin kung papasok ba to sa for learning or hindi. Okay? So, gusto ko po, magpuso kayo. Mag-react kayo ng puso kung yes. Kapag no po, mag-react po kayo ng like. Okay? Para makita natin kung tama po ba or mali ang mga sinasagot nyo. Pag yes ang sagot nyo, puso po. Pag like po, ibig sabihin no ang sagot nyo. Question, pasok ba sa assessment for learning ang diagnostic test? Check na natin, pasok ba sa assessment for learning ang diagnostic test? Kung puso po ang nireact nyo, tama po kayo. Bakit? Ang diagnostic test, ginagawa mo before ka magturo. Ibig sabihin, pasok siya sa assessment for learning. Question, ang formative test ba, pasok pa sa assessment for learning? Sagyan natin, assessment for learning, pasok pa ba dyan ang formative test? Okay, kung ang sagot nyo po ay puso, tama po ulit yan. Bakit? Ang assessment for learning, pasok ang formative kasi ang formative test, example po niyan ay quiz at ang quiz ay ginagawa during instruction. Question, si teacher nagpa-periodic test. Pasok pa ba yan sa assessment for learning? Assessment for learning, periodic test, check na natin. Okay, kung ang sagot niyo po ay puso, mali po kayo. Bakit? Ang assessment for learning, before and during lang. Eh, pag sinabing periodic test, sa dulo, after instruction. Tapos na yung first grading period. Kaya nagpa-periodical test ka na, di ba? Ibig sabihin po, ang periodical test ay hindi po assessment for learning. Eh, ano ngayon ang periodic test? Papasok na siya ngayon sa off learning. So, kung before and during ang for learning, ang off learning ay after mo nang magturo. Ibig sabihin, bilang isang teacher, lahat ng plinano mo, lahat ng gusto mong i-implement, na-execute mo na, naibigay mo na lahat. Yun po ang tinatawag natin na assessment of learning. Kung itong for ay assessment para sa kaalaman, ito namang assessment of ay assessment ng kaalaman. Ibig sabihin, assessment ng kaalaman kasi nga tapos ka na. O, kanyari. O, sige po, tapos na po ang ating lecture. Magkakaroon tayo ng finals exam. So, tapos na lahat ng tinuro ko, binigay ko na lahat ng pwede kong ibigay, and papa-examine kita para malaman kung natutunan mo ba yung tinuro ko or hindi. Ang sagot doon, assessment of learning. Sige po, try ulit natin. Sabihin sa akin kung papasok ba ito sa off or hindi. Ganun ulit. Kapag tama, pasok siya sa off learning, bigyan niyo ako ng puso. Kapag hindi naman po pasok, bigyan niyo lang ako ng like. Okay? Sige, try natin. Si teacher nagpa-unit test. Yan po ba ay assessment of learning? Check na natin. Nagpa-unit test si teacher, pasok ba yan sa off learning? Check natin. Ang sagot, yes. Kasi po, ang unit test, binibigay after ng isang unit. Di ba? After ng first unit, second unit, third unit po.
at kung ano na pang division natin, di ba? So, unit test, pasok siya sa assessment of learning. Eh, how about summative test? Pasok. Pasok po ba ang summative test sa assessment of learning? Checkin natin. Okay, kung nagbigay po kayo ng puso, tama po. Okay, ayan. Okay, so again, marami po tayong konsepto pero hindi po natin pwedeng ibigay lahat. Kung gusto niyo pong makakuha ng mas marami pa pong techniques, kayo po ay inaanyayahan namin mag-enroll sa aming final coaching. Ayan. Ayan. Nandito na po ang ating inihintay pero siya po ay mag-ready lang po. Yes, puso po. Ayan, very good, very good, very good. So, i-clear lang natin, Ma'am Algie, ano? Ang ating final coaching ay mag-run mula March 3 hanggang March 24 na to, no? So isang halos isang buwan siya ng ano ng final coaching. Okay, sir, yung ask. Okay. Yung ask po, ang kaibahan niya, 'di ba si assessment for before and during and sa assessment of after. Si as learning, kumbaga, dito pinag-usapan yung pag-prepare na ng tanong, yung pag-training ni teacher, yung pag-alam niya kung tama ba 'tong itanong or hindi ba 'to tamang itanong, yung mga discrimination index, mga difficulty index. Kumbaga, hindi siya test. Sa board exam, pag binigyan kayo ng tanong na hindi naman test yung pinag-uusapan, pero paano magpa-test? Ang tawag doon, assessment as learning. Kunyari, si teacher ay pumunta sa nag-attend ng seminar para malaman kung ano ba yung tama sa test construction. That's assessment as learning. And normally, yung assessment as learning, hindi na po siya kasama sa ano, sa mga tamang sagot palagi. Kasi laging battle lang yan between assessment for and assessment of learning. Okay? Sir, hanggang kailan po yung discount ng final coaching? Ngayon lang po. Okay? Hanggang, sige po, tomorrow, no? 12 noon ba? Tama, Ma'am Algie? So, kailangan lang po namin ng screenshot po ng, ano, ng bilang proof po na umaten po kayo sa araw na to. Okay? Self-assessment. Oh, yeah. Self-assessment yun. Very good. Self-assessment, hindi ng estudyante. Self-assessment mo bilang isang teacher. Kasi 'di ba, yung for learning inaalam mo si estudyante ba nakakasabay ba dun sa tinuturo mo? O kaya inaalam mo ano ba yung weakness niya, ano ba yung strength niya? Yun yung for. Yung off, o siya ba nagets niya ba yung tinuro mo? Pero pag assessment as learning, hindi yung estudyante yung ina-assess mo, sarili mo. Teacher's evaluation kumbaga. Okay? Hindi ito baka sinasabi yung self-assessment ng estudyante, it's more on self-assessment mo bilang teacher sa sarili mo. Okay? Yan, very good. Self-assessment. Oh, mga naka-attend na siguro kayo sa mga review. Now lang ang 50%. Yes. Sir, please, may sched na po ba sa Masbate? Ang schedule po ay manggagaling po sa inyong magkano po sa Legazpi. Pare-pareho, no, Ma'am Algie? Pare-pareho po ang price po ng final coaching po kung ngayon po mag-e-enroll. Tama hanggang bukas 12. Maghapon, hanggang bukas. Ah, sige. Hanggang bukas daw maghapon. Sir, kanino pong topic yung Eric Erickson? Mamaya po sa ating ibang videos, okay? Si Eric Erickson po, sa kanya po yung psychosocial development and si Piaget po, sa kanya po yung cognitive development theory. Okay? Ayan, sige po, habang nag-ready po si Sir Carl, i-tag nyo na po ang inyong mga friends para po papasok na. Ayan, papasok na po. Okay, please welcome. Dito lang ako po. Magkano po? Ay, tanongin niyo po dun sa ano niyo po. Sa magkano po FC? Ayan, dami na nagtatanong. Ang FC natin, March 3 po hanggang March 24. Hindi naman po lahat gaganapin sa classroom kasi po yung may work. Pero sinigurado po namin na bawat araw po meron po kayong activities.